tuloy na natin sa extend command. Punta tayo dito sa modify panel. Tapos ito sa extend. Kung hindi pa, click yung drop down arrow. Mostly naka-set siya sa trim. So click yung extend. Ngayon, magsa-select tayo ng object. Ang gamitin ko sa selection ngayon ay crossing. Kasi dalawa si select ko. Then press enter. Sa pag-extend, merong additional options like my fence, crossing, projects, at edge. Tulad ng sa trim kanina, yung previous video ko na ginawa. So, click natin yung fence. Click natin dito. Press F8 natin para mag-straight yung selection line niya. Click. Enter. Ulitin natin fence. Ayan siya. Undo natin. Ganun pa din. Extend. Select natin to. Dalawa. Enter. Then crossing naman. Kung paano natin sinelect tong dalawang to, ganun din ang pag-select ko dito by crossing din. Ayan siya. Ngayon, since nasa extend command tayo, tulad nga na sinabi ko, may pagkakaparehas ang extend sa trim, hold down shift lang, tapos click nyo lang yung gusto nyo i-trim, automatic from extend, magiging trim na yung current or active command niya. Subukan natin. Ayan, na-trim siya. Pwede natin siyang i-undo. Release nyo lang yung shift key at babalik siya sa extend command. Undo natin. Okay. Extend ulit tayo. Ngayon, subukan natin i-extend dito. Then press enter. Pansin nyo, hindi siya nag-i-extend. Bakit kaya? Tignan natin kung anong meron dyan. Viewport, gawin natin dalawa. Ito yung top. At ito yung magiging left natin. Facing this view. Front, left. Ayan. Yan yung circle. Nakatingin tayo mula dito, papunta doon. Okay. Extend natin. Extend. Select object. Press enter. Ayaw niya ma-extend. Kasi, itong line na to, hindi siya flatten. Diagonal siya. Ganun din ito. Mostly, nag-extend lang kapag align silang lahat. Tignan natin. Extend. Select object. Enter. Gamitin natin yung project. Currently, nakaselect siya sa none. Pero kung siselect natin yung UCS, may extend siya. Kasi naka-UCS world tayo. What if, undo natin. UCS natin, nasa left elevation. Mag-UCS tayo. 3 points. Yan. So, naka-X tayo dito, Y doon. Isisave ko yung UCS dito sa left view at i-apply natin dito sa top view. Okay. Dito, ang UCS niya is UCS world. Yan. Okay. Gawa ko ng UCS dito. Then, S for save. Pangalanan natin ng L. Enter. Since meron akong existing UCS name na L, i-overwrite lang natin para ma-replace siya. Yes. Tapos dito, subukan natin ng extend. Extend. Select. Enter. Na-extend siya kasi yung current UCS niya ay world.
So, undo ko ulit. Or trim na lang natin. Erase. Erase. Okay. Ngayon, apply na natin yung UCSL, which is para sa left view, dito sa top view. Type UCS sa keyboard, press enter. Then, type R for restore, press enter. Then, enter UCS name to restore L. Mapapansin nyo dito, mag-iiba to. Press enter. Pansin nyo. Nakabak na tayo. Okay. Extend tayo. Select object. Enter. Select object to extend. Ayaw niya. Kasi, ang current uses natin ay para sa left view. Escape natin. Uses world natin. Baka natin extend. Select. Enter. Then extend. Ayan siya. Pansin ninyo. Ito yung line niya. Pero nag-extend pa rin siya. Kahit hindi siya flatten. Kasi ang sinusunod niya, yung UCS. Tignan naman natin yung view. So, kung kanina UCS, ngayon naman view. Okay natin yung view dito. Ito gawin natin itong top. Dito gawin natin isometric. Magkaman tayo ngayon. Clear ko muna to. Trim. Okay. Then, kaman tayong extend. Select ko to. And press enter. Sa projects, select ko yung view. Then, select object to extend. So, sa extend, tapos gamit mo yung projects, then view, mag-i-extend pa rin siya. As long as tatama siya sa current view. Kahit hindi sila magkakaparehas or hindi sila flatten. Kahit hindi sila nag-intersect. Subukan naman natin yung edge. Trim ko ulit ito. Extend. Select. Ito, inan natin. Ito, edge. Ayan. Sa edge, meron tayong dalawa, extend or na-extend. So, extend, select, ayaw siya. So, edge ulit natin, no extend, ayaw din. Kasi sinelect natin kanina dito sa project none. So, walang mangyayari. Sa UCS natin, then edge, extend. Ayan siya. Na-select siya. Undo natin. Undo ulit. Sa edge, select natin. Extend naman. Ibig sabihin, itong edge ay na-override itong project. Mapa-UCS man or mapa-view. Pero mostly, ang ginagamit lang talaga, kadalasang ginagamit sa lahat ng gagawin mong selections. Peak, fence, and crossing. Kaya, yung in-upload ko regarding sa AutoCAD selection, i-review nyo yun at pag-aralan nyo. Malaking maitutulong nun sa lahat ng gagawin nyo sa drafting.